Now, kanina po nakatanggap ako ng message no galing sa isang OFW sa Middle East no na nagpapasalamat na siya dahil ang tagal na niya naghahanap ng mga daan kung paano daw siya mabigyan pansin no mabigyan ng pansin ang hinanain niya reklamo niya na yung maliit lang naman daw yung pera niya na nilagay dito sa yung itong si Rick ni Haloro. 10,000 lang eh. Dahil nag-umpisa sa 5,000 yung puna niya, eh yung pangako sa kanya, eh magdodoble ito after ilang buwan ba yun? No? Let's say after 6 months, dodoble. No? Magiging 10,000. No? Yung 5,000, magiging 10,000. Eh, yung problema, ang tagal na nun, kinukuha na niya dahil, imbes na tulungan siya at ibigay sa kanya yung 10,000, na yun naman talaga yung pangako sa kanya, pinagalitan pa siya. Bakit ka nagbabadali? Ano gusto mo? Ha? Ipapahiya mo kami? No? Ito po, yung message sa akin, no? Pangalan niya, ang nickname niya si Tata, no? Si Tata, itatago ko na lang yung full name niya. Oh, so, dahil kahapon nabanggit ko yung tungkol kay Rick ni Hakala, eh, ito po, nag-message sa akin, kanina, pag-umpisa natin, no? Maiyak ako sa tuwa, sir, maraming salamat. Salamat talaga, no? May mga emoticons pa siya. Ingat po kayo lagi, sir. Di ko alam paano kayo pasasalamatan. Oh, yun. Diyos na po bahala magbigay ng pagpapala sa inyo, sir. Eh, parang na-touch din ako. So, na sa ganung ano lang paraan, nakakabigay ako ng sa mga biktima ng mga scammer na ito. Na at least para sa kanila, kahit na hindi na raw nila makuha yung pera nila. Eh, papanagutan lang, no? Papanagutin lang ang mga taong ito, katulad ni Rick ni Hakala. So, ganyan po, no? So, galit po ako dahil yung mga vulnerable sa ating lipunan, ang biktima, it is the poor, the OFWs, no? So, yung gusto ko po sabihin na napakarami pong masamang tao sa ating mundo, not only the Philippines. At madalas po, eh ito po yung nakasuot ng damit ng santos, no? Katulad ng mangusin, eh marami pa rin hanggang ngayon naniniwala na mabait na tao siya matulungin, mayaman, no? At wala naman siyang masamang hangarin sa mundong ito, walang ginawang masama na hindi daw totoo. Eh positibong-positibo. Eh positibong-positibo, no? Positive po yung identification. 2006 pa, na siya nga, si Norman Mangusin, nakausap ko yung asawa ng isang biktima, yung sa pinadala sa Cyprus, na akala nila magtatrabaho sa restaurant doon sa Cyprus. Eh, pagdating doon, eh, prostitution din. Nakausap ko yung asawa. Dahil nagtatrabaho sa gabi yung biktima, isa sa mga biktima. Sabi ko, talaga bang si Norman Mangusin? Ito si Francis Leo Marcos na nakikita. Ba ako magkakamali? Magkasama kami sa isang sasakyan, papuntang airport, hinatid ko po yung misis ko noong pong 2006. So, hindi po ako magkakamali. No? Hindi po ako magkakamali. Lahat po na nakikita ko sa YouTube, no? Hindi pa siya inaarestahan.